Alam niyo mga kabansa, hindi pa nga compulsory ang ating elementary education, elementary to senior high. No? It is just free. Pero hindi rin free dahil marami rin ginagastos ang mga magulang. E sa Amerika ho, mga kabansa, yan ang tatalagang hindi lang free, kundi mandatory. Mandated, wala kang makikita out of school youth. Pag may batang pakalat-kalat sa kalye during school time, sinasakayan, hinuhuli yan ng mga pulis. At dinadala doon sa Kaukulang Elementary School kung saan sila dapat pumunta. At hinihingan, pinatatawag yung parents ng pulis na pumunta roon para i-explain kung bakit yung anak nila ay wala sa eskwela. Dahil pagka over 1 mile ho kayo sa US, free na ang school bus service. Free na ang school bus service. Can you hear me? Huh? At hindi lang yon. Pag recess, may free meal ang bata. So ang education is really the priority of any right-thinking society. Liars can figure, but figures and videos don't lie. Di ba dyan? Diyan din nabuko yung Transparency Initiative ni Tariela, di ba? Sabi sila na sabi, aggressive and hostile action by China. Pero pag nakikita mo na yung mismong video ng engagement, pati yung collision, eh lumalabas eh. Philippine side ang laging nasa port side. Yun, laging nasa kaliwa. Eh pagka sa kalsada, overtake lane ho yung kaliwa, mga kabansa. Pero sa International Collision Regulation, yan ho ang tinatawag na giveaway lane. Baliktad ho. Kasi hindi ba pagka overtake ka sa highway, oh, you're supposed to overtake on the left. Kaya galit na galit tayo doon sa mga motorsiklo na nag-overtake sa kanan eh. At saka pa ikis-ikis na, di ba? Sa kaliwa lang dapat dahil yun ang supposed to be the fast lane. But in the case of marine traffic, yan hong nasa port side kung sino ang nasa kaliwa is the giveaway vessel. At kung sino yung nasa kanan, ang stand-on vessel. Baliktad doon eh. Kaso, mga kinukuha nila sa Philippine Coast Guard ng mga kapitan eh, magaling mag-drive sa kalsada. Imbis na magkumuha sila ng mga ano eh. Maayos talaga na mga train. No? Eh, Marine 101 ho yan, mga kabansa. Marine 101. And I'm sure na wala, out of sync nga eh. For instance, if we move on now on the local front, dito ho sa budget cuts, mga kabansa, talking about budget cuts in 2025, the top 10 state universities and colleges will suffer the biggest budget cuts. Ayan na sila. Oh, Mindanao State University, pinakamataas, 8.2 billion. And the number goes down. Hindi ko na mabasa yung fine prints, but I will try my best. University of the Philippines, 2.9 billion. Bicol University, 2.9 then, and down the list, 2.4, 2.1,
2.1 yung Mindanao State University, etc., etc., etc. Education nga na. Alam mo, at saka isingit ko na rito yung diskurso doon sa mga reklamo nila doon sa so-called impeachable offenses daw ni Sara Duterte. Alam niyo mga kabansa, hindi pa nga compulsory ang ating elementary education, eh, elementary to senior high. No? It is just free. Pero hindi rin free dahil marami rin ginagastos ang mga magulang. Eh sa Amerika ho, mga kabansa, yan ang tatalagang hindi lang free, kundi mandatory. Mandated. Wala kang makikita out of school youth. Pag may batang pakalat-kalat sa kali during school time, sinasakayan, hinuhuli yan ng mga pulis. At dinadala doon sa Kaukulang Elementary School kung saan sila dapat pumunta. At hinihingan, pinatatawag yung parents ng pulis na pumunta roon para i-explain kung bakit yung anak nila ay wala sa eskwela. Dahil pagka over 1 mile ho kayo sa US, free na ang school bus service. Free na ang school bus service. Can you hear me? Huh? At hindi lang yon, pag recess, may free meal ang bata. So ang education is really the priority of any right-thinking society. And dito, children's books pa lang, 10 million, nakakagulo na tayo. Oh. Pero yung 1.5 billion na travel fund ng Presidente Marcos, wala na kukwestyo. Eh patapon na yun. Wala naman investment na nakukuha. So much so na eto, itong ating magandang dating undersecretary ng finance, no? Wag pabobola kay Secretary Recto. Pera ng PhilHealth, ibalik. Dahil nilipat sa House budget, dinagdagan ng 12.5B pondong hawak asawa ni Tambaluslos na si, ano ito? Yeda. Yeda. Can you imagine? Mr. and Mrs. na sa Malacanang, may Mr. and Mrs. pa rin sa lower house. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Pondo, hawak ng asawa ni Tambaluslos na si Yeda. Senate lumuha ng 2.5 billion pinalaki DPWH budget, 175.68 billion para sa pork barrel. Ayan. Projects. Example, flood control. Na wala namang project, ghost projects. At wala nang pondo sa healthcare workers, tunay na projects. Eh ang stipulation ho ng charter ng PhilHealth is kung hindi mo magagamit ang excess funds to expand the services. Eh di bawasan mo yung contribution ng mga members until such time na magkaroon ng meaningful expenditures sa pondo ng PhilHealth. So, ayan, ang ating Philippine death has risen to 10.1% to 15.7 trillion by the end of July. All systems go for the importation of 30,000 metric tons also of small pelagic fish during the closed fishing season, according to the Department of Agriculture. Importation of 30
1,000 metric tons of small pelagic fish. I have no way of finding whether this is good or bad because this is the first time that we are reading here something about Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. issuing this special order. And wala naman siyang justification as to the need of such move.